Welcome back to our channel. Okay guys, so for today's video, magpo-foot spa tayo. So, it is already 12 midnight and hindi pa naman ako inaantok and ganitong oras talaga ako nag-film. So, naisip ko mag-foot spa kasi medyo masama yung pakiramdam ko. So, this time, meron kasi akong period. So, normal na sa ating mga girls na masama yung pakiramdam natin and masama yung pakiramdam natin and masakit yung katawan natin. Especially, yung mga arms natin and yung mga legs. So, sa case ko ngayon, sobrang sakit ng legs ko and I think this is the best time para mag-foot spa. So now, i-discuss ko muna sa inyo kung ano yung mga benefits ng pagpo-foot spa. So again, meron na naman ako ditong notes. Okay guys, so sabi ni Google, ang benefits daw ng foot spa, number one, improves blood circulation. So, makakatulong to para makapag-circulate ng maayos yung blood natin sa ating mga ugat. So, naapektuhan din kasi noon yung ating mga muscles. Kaya, sometimes, sumasakit talaga yung ating mga parte ng katawan. Especially, sa parte ng ating legs. Okay, so, number two, helps relaxation. So, makakatulong din ito para ma-relax ang mga muscles mo and most especially din sa legs natin. Number 3, promotes better sleep. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, this is the right time para mag-foot spa para matulungan ka na magkaroon ng magandang tulog para relax ka pag matutulog ka. Number 4, relieves body pain. So, katulad nga rin ng sinabi ko kanina, medyo masakit yung katawan ko, especially sa part ng dito sa my legs ko. So, naisip ko na mag-foot spa. Kasi nga, diba, sabi ko, meron akong period this time. So, malaking tulong to kapag may nararamdaman kang masakit sa legs mo. So, number 5 naman, sabi dito, improves mood and fight depression. So, siguro ito, may apply to doon sa mga nagpapa-foot spa sa totoong reflexology. Kasi, mas alam nila yung mga pressure points kung saan ka dapat imamassage. Next, number 6, makes feet healthier. So, kapag regular ka nag-foot spa, syempre, ang magiging results nun, magiging healthy yung feet mo. And I think, weekly or once a week is better para mag-foot spa. And it will take 20 to 30 minutes. And okay na. Next week ulit. Okay. Last is, alleviate swelling or the edema. So, itong alleviate swelling na to na sinasabing edema, so, applicable siya doon sa mga pregnant women. Kasi, yung iba sa kanila, merong edema. So, sabi ni Google, ang edema is a condition characterized by an excess of watery fluid collecting in a cavities or tissues of the body. So, in short, parang manas siya. Kaya nga, karamihan na nagkakaroon nito is yung mga buntis. Parang ganun. So, dun naman sa may mga period, mas maganda rin mag-foot spa kapag meron kang period. Kasi, nakakatulong ito para ma-relax yung katawan mo, especially yung mga nararamdaman mong sakit sa legs mo. Kasi dun madalas sumasakit kapag meron kang period. Naalala ko pa nga nung nandito yung asawa ko, kapag hindi talaga ako bumabangon, talagang nagre-ready talaga siya sa akin ng pang-foot spa ko na kahit maligam-gam na tubig at asin lang, ganun. Okay na, ginagawa niya yun sa akin kasi hindi ako bumabangon kasi masama pakiramdam ko.
masakit yung mga hita ko. Ganun. So, ginagawa niya na to sa akin before. So, now, ako lang ang gagawa kasi wala naman siya. So, ako mag-isa ang gagawa nito sa sarili ko kahit masama ang pakiramdam ko. Kailangan kong kumilos. Okay, this time, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag mag-foods pa ako. Kung ano yung mga nire-ready ko kapag gagawin ko yung aking pag-foods pa. So, nandito lang naman ako sa bahay. Okay na sa akin yung plangga na maliit na lalagyan ko ng tubig and asin. Okay na yun sa akin. Pwede na yun. But, this time, naisip ko naman na gamitan nung aking bath salt. Yung pang scrub ko. Kasi salt din naman yun. At saka maganda rin yun sa skin. So, tatry natin kung alin yung mas maganda dun sa dalawa kong scrub. Kasi yung una, yung yellow kong scrub, yung spicy salt, na-try ko na yon. Maganda naman siya. So, this time, gagamitin ko naman yung Abonispa milk salt ko. Ito yun, yung pink. Ang ginagamit talaga kasi sa pag-food spa is yung Epsom salt. So, dahil nag-lockdown tayo, what I mean, nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine, so hindi ako nakabili ng Epsom salt. Kasi nung last time na bibili ako ng Epsom salt sa Watson's, out of stock siya, kaya hindi ako nakabili. Kaya ngayon, ito muna yung gagamitin natin. Na-ready ko na yung mga gagamitin ko sa pag-food spa ko. Wait. So, ito. Okay, ito ang aking gagamitin. Ang aking maliit na planggana na may lamang tubig na malamig. And then, lalagyan ko siya ng mainit na tubig. And lalagyan ko siya nito. So, meron ako dito katabing. So, nagpainit na ako kanina sa aking electric kettle. And now, ilalagay na lang natin to sa langgana. So, okay, syempre, tatantsahin nyo kung kaya nyo na yung init. Para hindi naman... Kasi baka mapasok kayo. Okay, so this time, parang kayang-kaya ko na yung init. Dalagdagan pa natin. Guys, so lalagyan ko na siya ng spa milk. Okay, kayong bahala kung gaano karaming ilalagay nyo. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nung pinaggagawa ko dito. Okay guys, ayan siya. Ayan yung aking paa. So pasensya na kayo kasi medyo madilim pala. Pero ganyan lang yung ginagawa ko. Dadagdagan ko yung tubig kapag nararamdaman ko nang medyo lumalamig na siya. So ayan. Massage ko lang siya ng aking mga paa.
okay naman na yan. Basta ma-relax lang siya. So, sabihin na lang natin na hindi man siya ganun kabilis na nawawala yung sakit, at least nakaka-relax siya sa pakiramdam. Siyempre, may nagawa din yung pag-food spa nyo. Ang sarap kaya mag-food spa, lalo na yung parang sobrang init. So, para sa mga girls dyan na nakakaramdam ng matinding sakit, especially sa mga legs nila, pwede nyong gawin to sa bahay nyo kapag meron kayong period. Especially pag may period, much better kapag gagawin nyo yung foot spa kapag matutulog na kayo. Para relax talaga yung katawan nyo, especially yung legs nyo. Kasi ganun yung nangyayari sa akin eh. Sobrang sakit ng mga hita ko. Minsan hindi ako makatulog. Hirap akong matulog. Parang ganun. Okay, so hindi ko naman sinasabi na effective to sa lahat. Kasi iba't iba naman yung level ng pain na nararamdaman ng isang tao. So hindi ko sinasabi na ito yung gagawin mo pag ganito nararamdaman mo, ganito, ganyan, masakit ang legs mo. Yun pala, ibang sakit na ng legs. Iba na yun kapag sobrang sakit na ng legs. So syempre, papakiramdaman nyo yung sarili nyo kung ito ba ay dahil may period lang ako or ito ba ay sakit na. So, tatantiyahin nyo kung anong nararamdaman nyo. And, syempre, itatry nyo kung gusto nyo. Kayong bahala kung itatry nyo. Wala namang masama kasi tubig lang naman to. Mainit na tubig, malamig na tubig, na may asin, or kahit ano. Pwede na yung asin. Kasi ako gusto ko medyo mabango. Kaya ginamit ko yung bath salt ko. Kaya lang, kayong bahala. Nasa inyo yan. Siyempre, pakiramdaman yung maigi yung sarili nyo kung umi-effect ba yung ginagawa nyo, kung nare-relax ba kayo. Okay guys, so tatapusin ko na tong video na to. And after ko dito sa aking pag-food spa is matutulog na ako. So that's it. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. And sana nagustuhan nyo rin. And kung nagustuhan nyo ang video na to, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe on our channel. See you in my next video.